Hello everyone, this is Chris Edison from Parathoughts. At pag-uusapan natin ngayon yung mga mahahalagang bagay na dapat mong pinag-iipunan. Nag-survey ako sa mga followers ng Parathoughts last May 2021. Ang tanong ko sa survey ay, yung totoo, mahirap bang mag-ipon? Sa 137 na respondents, 72% ang nagsabi na nahihirapan silang mag-ipon. Kaya naman for this video, magbibigay tayo ng tip para mas madali na ang pag-iipon. For me, mas madaling mag-ipon kapag meron kang pinag-iipunan. Mas maganda yung may goal ka sa pag-iipon mo. At yan ang matututunan mo dito ngayon with the help of Cashper, ang ating friendly and wealthy finger puppet. Hello, Cashper. Pasok. Lahat tayo ay may iba't ibang bagay na gustong pag-ipunan. May mga bagay na gusto nating bilhin o makamit sa pamamagitan ng pera. Pero mayroong mga bagay na hindi natin agarang makakamit at kailangan muna nating pag-ipunan. Sabi nga ni Chris, mas madali raw mag-ipon kapag may pinag-iipunan. Kumbaga, nakakadagdag kasi sa motivation kapag alam mong may target ka o may goal ka. Kapag alam mo kung ano ang pinag-iipunan mo, mas ganado kang mag-ipon. Napakaraming bagay ang pwede mong pag-ipunan. Pero may mga bagay na mas dapat mong i-prioritize kumpara sa iba. Dito sa video natin na ito, matututunan mo ang ilang mga bagay na pwede mong i-prioritize at gawin mong goal para sa iyong pag-iipon. Number 1. Emergency Fund. Para sa akin, ang emergency fund ang pinakauna sa listahan ng mga dapat mong pag-ipunan. Kumbaga, emergency fund is a must. Siyempre, yung mga emergencies, biglaan yan kung mangyari. At kapag hindi yan napaghandaan o napag-ipunan, nagre-resulta yan sa utang. Kaya naman, mas mabuti na mayroon kang nakahandang pera para dito. Hindi kasama dito ang biglaan na nagkayayaan na mag-outing ang tropa, ha? O kaya naman biglaan nagkaroon ng sale ang paborito mong brand. Number 2. Education, knowledge, or skill. Naniniwala ako na ang best investment pa rin ay ang investment sa sariling kaalaman. Mapa-formal education man yan, o pag-attend ng mga trainings and seminars, o kaya naman ay pagbabasa ng mga self-help books, napakahalaga ng edukasyon. Hindi natin pinag-uusapan dito ang diploma. Hindi ko nilalahat pero para sa iba, ang education ay diploma. Which is not. Hindi yun ganon. May mga libreng courses naman. Well, it's good kung makahanap ka ng free courses na pasok sa gusto mong matutunan. Hindi mo na kailangan pang gumastos. Pwede rin na iba naman ang pag-ipunan mo. Number 3. Pampuhunan sa negosyo. Pangarap ng marami sa mga Pilipino ang pagkakaroon ng sariling negosyo. Kaya naman, kung isa ka sa mga nangangarap na maging negosyante, kailangan mong pag-ipunan ang iyong gagamiting puhunan. Iwasan mong mangutang ng pampuhunan lalo na kung hindi mo pa nasusubukan ang negosyong papasukin mo. Mas lalong huwag kang mangungutang sa mga 5-6. Dahil baka sa halip na kumita ka, ay mas lalong magipit ka. May mga negosyo naman na hindi nangangailangan ng malaking puhunan, kaya it's really up to you kung anong negosyo ang gusto mo at kung gaano kalaki ang puhunan na kakailanganin mo. Kung ang gusto mong negosyo ay mangangailangan ng malaking puhunan, baka pwede kang magsimula kahit sa maliit lang para hindi naman gaanong mabigat para sa'yo. Ang mahalaga ay makapagsimula ka. Number 4. Vacation or travel? Sino bang ayaw mag-travel? Or sino bang ayaw magbakasyon? Di ba ang sarap magpunta sa lugar na may magandang view at nakaka-relax? Pero mas masarap sana yan kung may pera ka. Yung tipong hindi ka na mangungutang para lang makapag-travel o makapagbakasyon.
Mahirap naman yung nag-travel ka nga at nagbakasyon, pa-relax-relax, pero pagbalik mo, problema mo naman ang pagbabayad ng utang. Nabale wala lang yung pagre-relax mo, kasi stress lang din ang babalikan mo. Kaya kung may balak kang magbakasyon, gawin mong ipon goal yan. Tandaan mo din na ang pagta-travel ay hindi isang emergency, kaya huwag mong gagalawin ang emergency fund mo kung sakaling magkayayaan kayo ng mga tropa mo na mag-travel. Kung wala pang ipon na pang-travel, next time na lang muna. At that time, siguraduhin mong mapapaghandaan at mapapag-ipunan mo na. At number 5. Retirement. O pwede rin namang early retirement. Kilala ang retirement sa Pilipinas bilang isang edad. Kapag 60 ka na, pwede ka nang mag-retire at hindi na magtrabaho. Pero gusto mo ba talagang hintayin yung 60 bago ka makapag-retire? So, doon tayo sa early retirement. Ang retirement ay wala sa edad. Ang retirement ay estado ng buhay mo kung saan sapat na yung pera mo para sa pangangailangan mo kahit na hindi ka magtrabaho. Papasok na dyan yung nalalasap mo na yung kinikita ng mga investments mo. It's up to you kung anong age mo gustong mag-retire. Pag-isipan mo na lang ito. Kung hihinto ka sa pagtatrabaho ngayon, sa palagay mo, ilang taon tatagal yung pera mo bago yan maubos? Paano pag naubos na, magtatrabaho ka ulit? Paano kung 60 ka na? Mahirap nang humanap ng trabaho kapag nasa 60s na, di ba? Mahirap din naman umasa sa mga anak. At sabi nga, huwag na huwag gagawing retirement plan ang mga anak. Lahat tayo ay papunta sa pagtanda. Huwag nating hayaan na sa pagtanda natin ay pagsisihan natin na hindi natin nagawang paghandaan ang ating retirement. Back to you, Chris. Thank you so much, Casper, sa mga tips. Gusto ko lang i-share. Nagkaroon ako ng survey last May lang din of 2021 sa mga followers ng Pera Thoughts sa Instagram. Tinanong natin kung nasimulan na ba nilang mag-ipon. At nakakatuwa naman na 72% din sa mga respondents ang nagsabi na nakapagsimula na raw silang mag-ipon. Tapos, tinanong din natin kung saan sila mas nakakaipon. Kung sa alkansya ba o sa bangko. 44% ang nagsabi na mas nakakaipon daw sila sa alkansya. At 56% naman ang nagsabing mas nakakaipon sila sa bangko. Hi guys, meron nga palang bagong Neo Bank, yung Netizen. Malapit na siya maging available for download. At siguradong aabangan natin ito dahil meron siya mga features na bagay sa mga OFW o sa mga may kamag-anak abroad. Mas madaling magpadala ng pera at mas madaling magbayad ng bills kahit na nasa abroad ka pa. Kaya kung OFW ka o may kamag-anak ka abroad, take advantage nyo ito mga features na ito ng Netizen para sa inyo. Okay, so balik tayo sa pag-iipon. For me, doon ka mag-ipon kung saan ka mas nakakaipon. Kasi doon na na-build yung habit mo sa pag-iipon. Kung effective sa'yo yung alkansya, tuloy mo lang. Pero i-consider mo din na magkaroon ka ng bagong habit. Yung kapag madami ng laman yung alkansya mo, ilipat mo na siya sa bank. Piliin mo yung bank na pinaka-accessible sa'yo. At piliin mo rin yung bank na may mataas na interest rate. So ayun, that's all muna for now. Thank you ulit, Casper, sa mga tips and see you next time.